Hello guys! So for today's video guys, yan, meron po tayo ditong ampalaya. Kagabi ko pa po yan hiniwa at binabad ko sa asin para pag niluto natin ay hindi naman siya masyadong mapait. Ayun na nga guys, dahil wala pa rin gaas dito sa amin sa baba, so aakyat tayo sa taas guys para magluto ng ating ginisang ampalaya guys. So ilang araw na pong walang gaas dito. Siguro mga 7 days nang walang gaas. Ayan. Bakit na po tayo guys? May dala rin akong kaldero kasi magsasaing din ako sa taas guys ng kanin ko. So yan na guys, papunta na tayo sa kusina. Dito po ang pinaka main na kusina nila. Dito po talaga nagluluto ng tanghalian at ng kanilang gabihan. Dito talaga sila nagluluto. So guys, kukuha na tayo ng sibuyas at saka pipiliin natin yung mga bawang na hiwa-hiwalay na guys, yan. Pipili tayo ng mga bawang na hiwa-hiwalay para hindi na natin hiwa-hiwalayin pa. At kumuha na rin tayo ng kamatis at saka sili. So guys, ayun na nga guys, nahiwa na natin ang ating bawang, sibuyas, kamatis at sili. At mayroon tayong magic sarap. Ampalaya na binabad natin magdamag kagabi at dalawang itlog. So ngayon guys, nilalagyan na natin ng mantika ang ating kawali. Napainit na natin ang ating kawali at nilagyan na natin ng ating mantika. So susunod naman guys, ilagay na natin ang ating bawang. Yan guys. So medyo malalaki pa yung mga bawang ko guys. Hindi ko masyadong napukpok guys. So yan tuloy hinihiwa. Dinudurog-durog ko tuloy sa kawali. Tumalsik-talsik pa yung mantika niyan guys. So yan guys, medyo luto ng ating bawang. So isunod natin guys ang ating sibuyas. Yan guys. Yung iba nga dyan sinasabi dapat daw ang inuuna ay sibuyas para daw hindi daw masunog kaagad yung bawang kasi nga daw po ang sibuyas ay matagal daw masunog kaya dapat daw inuuna ang sibuyas. Pero dahil nakasanayan na nga natin guys na unahin ng bawang, so ayun ang ating ginawa. So isunod na natin ang ating kamatis at sili guys. So yung sili natin na hindi naman niya masyadong maanghang kaya pinutol ko yung sili. Yan, halo-haloin lang natin guys para hindi siya masunog. Yan, halo-halo lang muna tayo guys. Tapos guys, ang ininix na natin dito guys ay yung ating ampalayas. Yan, dinidik-dik-dik-dik ko yung mga kamatis para maano siya, medyo mapipit ba at maluto. So yan, sinadun na natin ang ating ampalaya guys. Yan, yung ampalaya natin, binaban natin yung kagabi magdamag sa asin. Tapos bago ko po yan nilagay dyan, hinugasan ko muna siya ng isang beses at para matanggal yung mga alat-alat. Yan, tinakpan na nga natin muna guys para maluto ang ating ampalaya. So, yan na nga guys. Lagyan natin ng konting tubig guys ang ating ampalaya. Yan. So, pakukuluan lang natin yan ng konti. Pero sabi na nga nila guys, huwag daw natin masyadong halu-haluin ang ampalaya para daw hindi pumait. Yan na nga guys, nilagyan ko na nga ng asin. Tapos nilalagyan natin ng pamintang pino. Yan. Diba sabi nga nila guys, ang ampalaya daw wag daw masyadong halu-haluin kasi nga para daw hindi magpait-pait. Pero binabad ko naman yung kagabi magdamag sa asin para matanggal yung pait. So, ayan na nga guys, medyo luto na ang ating ampalaya. Isusunod na natin ay ilalagay na natin ang ating itlog na binati. Yan. Pagkatapos nyan guys, yan, nilagay na natin ating itlog na binati. So, haluin lang natin ang bahagya. Yan. Haluin lang natin para makover ng itlog ang ating mga ampalaya. So, next, ilalagay na natin ang ating magic sarap. Yan, magic sarap. Magic sarap po ang akin nilalagay. Hindi na po ako naglalagay ng bechin, guys. Kasi pag naglalagay ako ng bechin noon, sumasakit yung ulo ko, guys. Kaya hindi na ako nagbe-bechin. Pero dati nagbe-bechin talaga ako, guys. Pero hindi na ako nagbe-bechin. Nagmamagic sarap na lang ako. Yan, guys. So, malapit na maluto ang ating ampalaya. Yan.
pampadagdag ng dugo guys ang Ampalaya. Kaya sa mga andyan anemic, mag-Ampalaya kayo palagi. So guys, ito na nga ang ating ginisang Ampalaya guys. Ito, aabutin na naman to ng 2 araw guys. Ngayong umaga, almusal ko. Tapos gabi, kakain ulit ako. Dahil guys, hindi naman ako makain sa tanghali. Umaga at gabi lang. Kaya guys, thank you for watching. Please follow.